Habang lumalamig na ang panahon, mainam ang mga pagkain pampalakas ng resistensya. Kaya sa kwentong pagkabuhayan, ibabahagi ang diskarte sa pagpaparami ng honey, my love, so sweet. Nagpapatrol, Angeline Valencia. Dating machinist sa Taiwan si Romeo, pero nagdesisyon na lamang itong magnegosyo ng honey. Nakita ko itong potensyal na pwedeng trabaho dito sa Pilipinas na hindi pwedeng babalik ulit sa abroad. Kaya yan ang isang nakita ko na magandang business. Kaya hanggang ngayon, yan ang pinagtutuloy ko na trabaho ko po. Sa ganitong negosyo, maaaring magsimula sa dalawang colony. Mainam itong simulan sa buwan ng Abril at anihin sa huling linggo ng Oktubre. Sa loob ng colony, namamalagi ang mga bubuyog. Kapag oras na ng pag-aani, maaari nang kunin ang kanin nito. Aalisin dahan-dahan ang mga bubuyog na nakakapit sa kahoy para lumabas ang katas ng honey. Alisin ang wax sa gilid nito, tsaka ito pa iikutin para mapatulo ang honey. Sahurin ito sa malinis na lalagyan para maipon. Ibinabenta ang honey sa halagang 250 piso, kada 20 pirasong 10 ml na sachet. Patok itong pagkakitaan at panregalo ngayong Pasko. Bukod sa patok itong pangnegosyo, mainam ito sa katawan. Ito'y anti-cancer, mabisang panlaban sa ubod, sipon, arthritis, anti-fungal at anti-bacterial din ito. Makakatulong pa ito para makaiwas sa sakit sa puso. Angeline Valencia, Patrol ng Pilipino.